Ang nakaka-miss talaga na once na merong event ang Inside Racing, this one, yan, yung sticker na yan. Kumbaga, pag wala ka yan, ibig sabihin, hindi ka naka-attend ng Inside Racing. And then also, the magazine. The magazine itself. So ito yung nagsasabi sa atin na naka-attend ka talaga. So tara, tignan natin sa loob. Yo, what's up mga kalok? So, ngayon, pupunta sana tayo ng maaga sa IR Lifestyle, but the weather is not good, umuulan. So, magpapatigla lang ako ng kaunti para at least dire-diretso. Kasi ang hirap din, mahirap din bumiyahe kapag umuulan. Pagdating mo dun sa venue, basang-basa ka na para kung basang sisiu. So, anyway, maya-maya. Baka lumarga na ako kung titila naman. Titila papaano yung ulan. Meanwhile. Yo, what's up? So, nandito na tayo ngayon sa World Trade. And then, it's not like before na marami lagang tao, maraming riders lagang na pumupunta in the first day. Pero sa ngayon, sige. Baka meron pa naman second day and third day. Tignan natin kung baka mas maraming mga riders na masumama. Tara, entrance tayo. So what's up? So ito ngayon, para akong naninibago dahil hindi ganito ang IR, ang Inside Racing event. Dahil on the first day before the pandemic, maraming tao na pumupunta, maraming riders na pumipila para lang makapasok. And for now, kung makikita nyo ngayon, kayo na lang ang umusya. So tara, samahan nyo ako na pasukin natin ang Inside Racing. So, isa-isayin natin ang bawat shop para at least makita ninyo. So, we have here a Can-Am. Can-Am. So, yan yung mga napakamahal na bike. Na trike. Trike ang tawag na ba? Hindi siya yung tricycle, ah. So, tara, lipat naman tayo. And then, nandito rin ang VS1. Yan. So, VS1. So, meron ditong boot ang Vogue. Yan. So, another German brand. Yan, meron sila. So, the Bendix. Ito yung Bendix. Ayan o. Ate, ngiti naman. Pasok tayo sa model. And dito naman maglalaway lang naman tayo dahil makikita natin din si Ducati, Panigale, and RR1000 BMW. Hi po! Let's go naman sa BG. But before that, dito muna tayo. Ay nako, my dream bike. BG. Yes, ito pa, JM Mirasol. Ayan.
Data Tech. Yan, oh. Data Tech Tornado. Ano yan, sir? Air filter na washable. Bago lang sa Philippines, sir. Available yung mga pang-kotse, lahat ng mga models, pati pang-motor, sir. Ngayon. Then we have yung Protect. Yan yung Filipino brand na deodorizer. It's our invention. And then we're distributing it now sa Asia Pacific. So it's made of activated carbon. And it will deodorize your helmet for 3 months at 150 pesos lang. Ay, 100. So it's purely organic, sir. Organic. So wala siyang halong ibang chemical po. Kasi minsan po yung iniiwasan natin sa loob ng helmet po natin tututusin po. Exactly, sir. And yan po, sir, single ingredient. Ganyan po lang po yan, sir. Lagyan nyo lang po sa loob ng helmet. Ah, okay. Then, hayaan nyo na dyan, sir. For 3 months, magdi-deodorize na. Yeah. Yeah, later on, bibili ako. Sa akin, pares pa ng helmet. Yung akong helmet. Maraming ramat po, sir. Ingat po. So, we have here a Sun Racing Spirit. Yan. So, nung Mio Days, talagang ito yung mga isang brand na tinitignan ko. Yan. At si ate rin, tinitignan ko rin yan. Yan. Mas lalo na sa mga pulley and drive base. Isa to sa mga the best na i-setup. Madali siyang itono. Okay mga kalok, so kung gusto nyo makatipid ng mga gasolina natin dahil alam natin ganong kataas or ganong bumababa ang gasolina, so hindi natin alam kung kailan siya papanik o kailan siya bababa. So eto, meron na tayong sagot about sa problema na yan. So let's try a fuel enhancer. So sabi nga ni sir, for my 300cc X-Max, so a half of bottle of this, so makikita ko kung paano siya mag-work. So tara, susubukan natin to later on. So. Sir, papasok lang ha. So, para clothing. Bago nila, oh. Tig. Right in a bag, burn it up, skeet, put it on repeat, rolling up.
we got to go. Sitting in the coupe, me and you two doves. I get you high, she drop it low. All in that backseat, putting on shows. She like to bounce it, she like to throw it, she like to twirl it off of me. Give me that body, give me that action, putting it on for all the staring up the town, baby. So yun nga, hindi ganun kataga kadaming tao ngayon. Hindi katulad ng dati, once sinabi mong IRBF or IR, Inside Racing Event, talagang dinadiksan ng tao. Pero syempre, siguro dahil pandemic or siguro long weekend, kaya mas pinili na nila na muna na magbakasyon. Kaya ganun talaga, hindi ganun kadaming tao ngayon sa IR. For this event, hindi lang motorcycle ang makikita natin dito. Meron din silang mga sasakyan, speedboat, kahit ano-ano pa. Dahil nga, IR, Inside Racing Lifestyle. So ito, makikita nyo yung nasa likuran ko, isang Toyota GTR. So tignan nyo ang pagkaka-customize niya. So tara, tara, ikot pa tayo. Ang dami magaganda dito ng sasakyan talaga. Isuzu. Tulad ito ng Honda Hatchbox. Magkaka-customize sa stick. Po. So ang daming nagagandahan dito rin mga sasakyan na talagang alam mo na milyones ang presyo. Mas lalo na kinustomize pa nila lalo. So mas lalong tumataas. Pero sinasabi ng iba, once na kinocustomize, yung selling value or yung resale value is bumababa. Pero hindi natin alam dahil wala naman tayong idea. So ito, may pakikita ako sa inyo. Isipin nyo, napunta dito yung mga ano nila, yate. Yacht or speedboat. I think this is a speedboat. Yan. Kita ko sa inyo. So, hindi ko mapakita ng buo dahil napakalaki niya. So, syempre, ito pa isa pang nakita ko. Since Yamaha user ako, tignan nyo tong Yamaha na speedboat. Grabe oh, di ba? So ngayon mga kaloks, meron ako ditong nakita na booth sa IR. So Adventure Team Philippines. So it means this is a North Loop or a Philippine Loop. I'm sorry, a Philippine Loop booth. Okay, tara. Tanong natin kung paano mag-Philippine Loop dahil ako excited na rin ako eh na makapag-Philippine Loop dahil ilang beses na akong nakapag-North Loop. So siguro kailangan ko na lang yung Visaya and Mindanao Loop. Tara, tignan natin. So ayan guys, nakapagtanong na tayo about for Philippine Loop Adventure Tour. So ito na, nakakuha na akong registration form. So ang kulang na lang is budget natin dito. Pero syempre, malayo pa naman to at hindi ko pa naman agad-agad. So siguro by next year, makapag-register na tayo at meron naman contact information sila dito para at least mapasa natin tong registration form. Dahil syempre sa isang motorista or sa isang rider, pangarap niyang umikot sa buong Pilipinas. So mga kaloks, it's time to go home. Dahil anong oras na rin at mukhang hindi naman na umuulan. So uwi na tayo. At maraming salamat sa mga nakasama natin today. Si Motorerang Sexy, si Motokem, and then the Titos. Yan.
doon na yung tinambayan natin din diyan sa Vogue. Bodge. Yeah, Bodge. Yan. Di ko alam kung ano yung pronunciation sa kanila doon sa mismong motorcycle brand. Sorry for that one. But anyway, maraming salamat sa inyo sa pagtutok sa aking channel. And then, sana po wag po kayong magsawang sumuporta at sumabay-bay sa aking mga videos na ina-upload. Then, once again, this is Loki Moto. Peace out!